Let's play together. Hay tungkol sa kwentong itong batang babae na si Chang'e. Ang pakikibaka sa buhay ng isang taong nagmula sa lupain ng Lenovo. May kamanghamanghang banal na lugar ang Great Dragon Group ay isang mahusay na parameter na maaaring kontrolin at mangibabaw iba't ibang uri ng potensyal na mahika na nagmumula sa mga Dark Dragon. Ang isa sa mga pinakadakilang figure sa kanila ay ang cute na pusa ay isang magandang babae na nasa grupong The Great Dragon, at isa siya sa kanila ang pinakabatang estudyante na nanagpapakita ng kanyang potensyal. Siya ay medyo may talino sa pagkontrol sa kanyang kapangyarihang mahika, at nakakabisado ng maraming uri ng mahika. Nag-aral ng magic doon sa kanyang edad ay itinuturing na napakadali itinuro ng The Great Dragon. Lumutang siya sa ilalim ng kalangitan sa gabi na may ningning ng buwan bukod sa pag-aaral ng maraming uri ng magic mula sa The Great Dragon. Maaari ka ring matuto ng mga secret techniques. Ang Great Dragon ay sikreto ng atleta, at sa parehong oras ay nakakakuha ng kabaitan ng Great Dragon sa anyo ng isang ang magandang hiyas na ito nakahawid ng isang brilyante. Ang munting pasang ito ay tila naaakit sa ningning ng liwanag na dulot nito ang napakagandang bagay na ito. Sa pagkakataong ito ay sinakop ng pagbabago ang Crescent Moon Throne bilang isang lugar ng kanlungan para sa kanya ang napakagandang bagay na ito. Sino sa Lenovo Area Miss na miss niya din yung little rabbit niya na matagal na di nakakapunta doon. Nakilala siya mula noong siya ay naghahanap ng kaalaman sa The Great Dragon Association na nang arap na imbitahan siya ang kanyang minamahal na kuneho, ay lumutang sa itaas ng kalangitan sa gabi na nakaupo sa Moonlight Throne habang may suot na damit. Ang kagandahang gawa sa seda ay nagbago ay talagang gustong gumugol ng oras sa pakikipaglaro sa kanya. Ang mahalaga ay buong magdamag. Nangako si Chang'e na tutuperin ang kanyang pangarap, na noon pa man ay gusto na niya. Pagbabago kilala bilang isang batang babae na may pambihirang pagmamahal sa kalikasan. Sa wakas ay nakilala na ito direkta ng The Great Dragon. Ang dragon na nasa harapan niya ay ipinagkatiwala sa kanya ang lahat ng mayroon. Siya binigyan niya ng mandato ang pagbabago. Kahit napakabata pa ng pagbabago, malaki ang potensyal niya, malaki upang magawa niya ang mga gawaing itinalaga sa kanya bilang isa ang bahagi ng The Great Dragon. Sa lugar na ito ay nagbabago upang makatanggap ng mas malakas na kapangyarihang mahika mula sa dragon itong agung. Ang dakilang dragon ay ibinigay ang pagbabago sa isang pinagkakatiwalaang tao mula sa kanilang sarili at oo, napili si Zilong, na isang talentadong batang kabalyero, para bantayan at pangasiwaan ang pagbabago. Kaya ipinag-utos ng The Great Dragon na laging bigyang pansin siya at malugod na tinanggap ni Zilong, kaakit-akit at minahal niya ito tulad ng sarili niyang nakababatang kapatid. Ang aklat na ito ay regalo mula sa dakilang dragon sa pamamagitan ng aklat na ito. Magbibigay si Zilong ng kaunting pagbabago mula sa pagbabago ng ugali na dati niyang tinalakay sa danagbalik na ang dakilang dragon. Ipinagkatiwala niya ang lahat kay Zilong. Hindi lang iyon, nagturo din si Zilong ng maraming magic sa mga hamon at bumalik sa pag-aaral ng mga sikreto ng atleta na magic. Mataas na antas na itinuro dati. Sa pagkakataong ito ang kanyang minamahal na kuneho ay nasa tabi niya para halika upang makita at samahan din ng pagbabago upang malaman ang tungkol sa secret life magic na pamana ng The Great Dragon. Maaaring ma-master ng mga seryosong nag-aaral nito. Kahit na ang kapangyarihan nito ay higit pa sa isang wizard pinakadakila sa balat ng lupang ito. High wizard o ang pinakadakilang salamangkero ay hindi marunong mag-master secret satellite kahit na sinubukan niyang pag-aralan ito hanggat maaari. Kahit na may libro sila, ang mahika na nabasa nila sa loob ng maraming. Hindi nagtagal pagkatapos ay bumuhos ang ulan na parang umiiyak ang langit sa pag-alis ni Zilong. Iniiwan ang pagbabago. Upang maranasan ang pagbabago, isang napakamakabuluhang pagbabago nang bumalik si Zilong sa pagiging masyadong bata at napakakulit, kaya gumawa si Chang'e ng isang nakamamatay na pagkakamali, lalo na ang paglunok ng isa sa kanyang mga Holy Pills Dragon Country. Na nagtapos sa parusa ng kanyang minamahal na kuneho. Kahit na pinagsisihan ang pagbabago noong nangyari ito, kailangan niyang tanggapin ang mapait na katotohanan ito, baguhin ang hindi direktang napagtanto ang kanyang pagkakamali. Subukan ito, inamin din niya na inutusan siya ni Zilong na huwag uminom ng mga maling tablitas, na sinadya niya dalhin ang sarili sa isang parusang nararapat bago sabihin ang pagbabago upang hindi siya dapat pumili ng mali. Lalo na mula sa maraming mga tablitas na nasa kanyang bahay, piliin mo yung nandoon. May isang file na hindi mo makakain dahil kung mangyari yun ay gagawin mo nakatanggap ng babala o parusa mula sa The Great Dragon.
Ngunit ito ay isang kahihiyan na ito ay mabilis na natupok. Pinagbawalan ito ng filter at ang dakilang dragon ay nagbigay ng direktang utos na magbago upang matulungan si Zilong, na maisakatuparan ang gawain ay hindi pumunta sa isang napakataas na bangin sa isang bulubunduking lugar upang humingi ng tawad sa The Great Dragon dahil may nagawa siyang mali. Pinatawad ng dakilang dragon ang cake sa kanyang ginawa, at ngayon ang isa pang resort sa Warsop ay lumitaw na naglalabas ng nagninangas na aura sa paligid ng katawan nito, at handa na ang pagbabago. Hinabol si Zilong sa malayong lupain bago iniwan ang dakilang dragon, pagbibigay ng pagbabago ng isang napakahalagang crescent moon upang protektahan siya mula sa lahat ng bagay na nakakapinsala sa kanya sa kanyang mahabang paglalakbay bago umalis. Inihanda ni Chang'e ang lahat, kahit na sa pagkakataong ito ay mayroon na siya sa paghahanap muli ng kanyang tunay na pagkatao. Ang pagbabago ay nagbibigay ng ngiti sa The Great Dragon dahil sa lahat ng oras na ito ay mayroon siya sa paghahanap muli ng kanyang tunay na pagkatao. Ang pagbabago ay nagbibigay ng ngiti sa The Great Dragon dahil sa lahat ng oras na ito ay mayroon siya. Iniwan siya kahit na napunta siya sa lahat ng klase ng problemang ginawa nilang dalawa. Napaka-memorable na araw. Ang pusa ay laging mamahalin at hinding-hindi iiwan ang kuneho ang paborito niya. Huwag makakuha ng napakaraming mahahalagang aral na nagpapalaki sa kanya sa isang babae sa panahon ngayon. Makikita sa kanyang mukha na laging masayahin kahit na kailangan niyang makatanggap ng parusa mula sa The Great Dragon. Mahusay na dragon, ngunit ang parusang ito ay nagpapalaki ng pagbabago, at natututo ng maraming mula sa mga pagkakamaling nagawa. Ang pagbabagong ginawa niya ngayon ay umalis sa kanyang teritoryo upang sundan si Zilong. Gaano man kalaki ang balakid ay mananatili siyang matatag at hindi matatakot sa anuman. Hanggang sa wakas, ang dakilang dragon, kasunod ng pagbabago at pagbibigay ng ilang mahahalagang probisyon mula sa iba't ibang uri ng potensyal na mahika na nalikha, pinag-aralan niya ang pintura at nagmukhang prinsesa, naglalabas ng secret aura ang buhay sa buong katawan niya. Ang dakilang dragon ay nagpabago sa kanya sa isang napaka-impluwensyang tao. Kumusta? At hindi ito maihihiwalay sa pakikibaka ng pagbabago na nagtagumpay sa pagtupad ng mga tungkulin nito ng napakahusay. Parehong nakatulog si Kaka, protektado ng init ng katawan ng The Great Dragon. Nakabukas ang magic book sa itaas, ang kanyang mahigpit na pagkakahawak ay palaging magiging tapat sa Great Dragon, Gid Dragon magpakailanman. Hanggang dito na lang, maraming salamat sa panonood.